maitulak na sa'yo. Maging kwarta na yan. Kahit 10 taon tayo hindi magtrabaho, okay na. Komportable na tayo. May bayar ka na ba dyan? Ayos lang lahat dyan. Basta huwag lang tayo sasabit. Yung isa pa? O, ingat ha. Yan. O. Yan ang bigat dito. Mga sundalo, marami! Kailangan ipaalala sa iyo ito na dito na nagkaugat ang pamilya natin. Ang mga ninuno natin dito nagsimula. Matagal akong nawala dahil sa mga destino. Hindi pareho ninyo. Hindi ninyo iniwan ang baras kahit kailan. Pero alam namin, nababalik at babalik ka rin dito sa atin. Tamang-tama ang balik mo ito. Pero nagtataka ka siguro kung bakit nililibot ka namin. Oo nga, Kanong. Ginagawa ninyo akong turista sa sariling bayan. Ano ba napansin mo sa baras ito? May pagbabago ba? Halos walang pagbabago ka, ano? Tama ka! Talagang napakabagal ng pagulat ng baras. Parang uod na umuusad. Parang bumagapang. Alam mo ba kung sino lang ang mga umuulat dito? Yung mga opisyalis sa munisipyo na nagtatabaan parang mga baka. Dahil sila ang nagpapasasa sa kabambayan natin. May nakita ng bambagong proyekto rito. Hindi ba wala? Sabi nila noon, ang baras ay isa sa tinatawag nilang town of the future. Ngayon ito, mukhang walang kinabukasan ng bayan natin. Pero meron pa rin potensyal itong bayan. Ang may diferensya lang yun saan, yung mga namumuno. Nakahanap na ng pagbabago ng mga kababayan natin. Pareho nila napagod na kami ng kahihintay. Ayaw kong mapikit ang mga mata ko na hindi ko nakikita ang mga pangarap ko para sa baras. Parang alam ko na ang gusto niyong ipahiwalay ko. Ikaw ang napipitsil ng mga taga rito para isabong sa susunod na eleksyon. Hindi ko linya ang politika. Wala akong alam dyan. Nagretiro ako para magpahinga. Sinusundo na nga ako ni Narut para makapiling ko sila sa Amerika. Iton, mas mahalaga ang bayan kaysa sa pamilya. Yan ang itinuro sa atin ng ating mga ninuno. Marami pa tayong ibang kababayan na pwede nating ilaban. Pero Insan, ikaw lang ang pwedeng ilaban na mananalo rin. Gusto lang namin patunayan na mali yung sinasabi ni Mayor Perez na hindi pa inululuwal sa buwan ng ina niya ang tatalo sa kanya. Tignan mo, munisipyo. Kung ang baras ay isang tao, yan ang puso't isip niya. Kailangan ka namin dyan, Iton. Matagal nang walang puso at isip ang baras.
O paano, Militon? Anong pasya mo? Ano? Ulitin mo nga narinig ko. Totoo bang tatakbo kang mayor? Hindi ko maintindihan eh. Mga kababayan ko ang humiling sa akin. Alam mo naman ako, Ruth. Hindi ako marunong tumakbo sa laban. Ano ba yung mga kababayan mo? Mga kaibigan mo o kaaway mo? Bakit pa gusto nilang pasukin mo pati ang politika? Kahiyaan na ito, Ruth. Nakapagbitiw na ako ng salita. Ruth, hindi ako marunong bumawi ng sinabi ko na. Na magretiro ka, akala ko makakasama ka na namin. Tapos ngayon, politika naman. Kailan pa matatapos ang pagiging second priority namin sa buhay mo? Ruth? Ruth! Sandali lang. Ruth, ito na lang. Alam kong maintindihan mo ako. Ayaw na kitang intindihin pa. Lagi na lang kami nagbibigay sa'yo ng mga anak mo, ah. Paano naman yung mga taong umaasa sa akin? At paano din naman kami? Apat na taon kami naghintay sa Amerika. Nangako ka. Pagretiro mo, susunod ka na sa amin. Mike, gusto kong makitang mabumuli ang pamilya ko. Mahal ko kayo ng mga bata, Ruth. Ganun naman pala eh. Kaya lang, wala tayong magagawa, Ruth. Kailangan ako ng bayan. Mike, huwag ka na magpakamartir. Mabubuhay ang baras kahit wala ka. Pero kay pagpipilitan mo pa rin ang desisyon mo, huwag kang aasa ng tulong o suporta sa amin. Dad? Problem, Dad? Hindi ka na ba sasama sa amin pabalik sa States, Dad? Akala po namin, Daddy, magkakasama-sama ulit tayo. Matagal na tayo nagkahiwalay, Dad. Well, magsasama-sama tayo uli. Why not? Just give me a little more time. Good night, Dad. Good night, Dad. Bata pa naman po ako, Daddy. Pwede pa kitang hintayin. Kaya lang po, huwag mo nang masyadong tatagalan pa. I love you, Daddy. I love you too. Ah!
Hindi na ako! Suko na ako! Tayo! Sige! Sige! Tayo! Tayo! Kuya! Daan na! Dali! Bakit nandito ka? Hinahanap talaga kita eh. Sabi ni Froilan, dito kita matatagpuan. May misyon ka pala rito. Tama. Right timing kayo. Ano ba itong nabalitaan kung tatakbo ka raw ng mayor? Yan nga ang gusto kong pag-usapan natin. Kompleto na yan, attorney. Tatlong kopya yan. Okay na ho ito, Colonel. Pirma na lang ninyo. Kailangan eh, magsipag kayo sa pagkampanya. Hindi pa pwede yung puro lakas loob lang. Baka mahina ang tuhod nyo eh, hindi kayo tumagal. Huwag ka mag-alala, attorney. Halo black ang binibiyak ng Paco. Kaya siguruhin mo lang na malinis ang eleksyon dito. Lalo na ang bilangan. Kung hindi, babalik ako rito at babasagin ko yung mukha mo. Kahit alam kong mas makapal pa yan sa halo black. Huwag mong maliitin ang iyong kalaban, Gani. Isipin mo yung nakaraan na eleksyon. Dahil nagkumpiyansa ka, munti ka nang matalo. Good morning. Magandang araw naman. Eh kaya naman malakas ang loob ko magsalita, Gob. Eh dahil nasa panic kita eh. Isa lang ang babantayan ninyo. Si ex-mayor Florentino. Si Kaanong. Makamandag pa rin ang matandang yon. Malakas ang impluensya sa tao. Kung magpapabaya kayo, eh baka sakangkuhan kayo pulutin. Sana'y maging favorable kay Mayor ang desisyon ninyo. Tama na ho sa amin na maging tabla kayo. Basta huwag niyo lang susuportahan si Colonel. Maraming salamat ho, Kanong. Kaanong? Iton, kanina ka pa ba riyan? Alam ko ang sadya sa inyo ng dalawang aso ni Perez. Alam ko rin na malaki ang biyayang kapalit noon na makatutulong sa inyo. Hindi sasama ang loob ko, Kaanong. Kung papanig kayo sa kanila, igagalang ko ang anumang desisyon ninyo. Gusto ko lang malaman ninyo na bukas ay tuloy ang house-to-house campaign ng partido. Kapag sumama kayo, sa akin pa rin kayo. Sige ho. Huwag sa kayo riyan. Mga kapampariyo po, hello. Sa San Jose. Narito po ang ating kandidato. Si Piliton Jeronimo, kasama po ang kunyang katikit sa ilalim ng Nationalista Party. Huwag po nating kalilimutan. Jeronimo po tayo. Maasahan niyo po ang boto. Salamat po. Darating mo mahalalan, Jeronimo po tayo. Straight Nationalista tayo. Doon na tayo sa taas. Tapos na ako rito. Kanina pa ako nangangampanya, magang-maga pa. Hindi niyo ako pinatulog magdamag Kaanong. Akala ko bumaligtad na kayo. Naku, mahirap mangyari yun ito. Ako'y taong may isang salita. Kapag ako'y naghuto sa'yo, mas mabigat ang makakalaban ko, ang konsyensya ko. Thank you.
kandidato natin sa pagka-mayor. Si Militon Jeronimo. Oo, oh, aasahan ko ang boto ninyo, ha? Nakakaasa ko kayo na ako. Wala, Jeronimo tayo, ha? Kaano? Sinaruto? Magandang araw po sa inyo, Jeronimo po for mayor. Jeronimo po for mayor. Oh, ano pa mo sasabi mo dyan? Ayan, kumpleto na. Ha? Talagang wala ka ng katalo-talo. Sana nga talo. Umuugong na ang pangalan ni Jeronimo. Ilang leader na ba natin ang bumaliktad? Ilan-ilan lang. Mga taga-Barrio Pinugay. Eh ano nga ang dahilan? Hindi ba pinabibigyan ko sila sa'yo ng panggastos? Baka walang umaabot kaya ganun. Nawawalan ka na yata ng tiwala, Bayaw, eh. Dating militar si Jeronimo. Baka tinakot niya yung mga leader natin kaya kumampi sa kanya. Pinaimbestigahan ko na kung may grave threat o harassment na nangyari, Mayor. At kapag ka nagkataon, maaari pa natin siyang kasuhan. At ang importante, tuloy-tuloy ang kampanya natin. Bah, mga ilang barangay na lamang at makapagkoconcentrate na tayo sa poblasyon. Pero bumabango na nga si Jeronimo. Huwag nating pabayaang lalo pang bumango. Ako na mag-iisip ng strategy para magmukha siyang kontrabida sa mga taga-Baras. O paano? Maasahan ko ba ang suporta ninyo? Salamat sa inyo. Alam ko kung gaano ka-importante ang installasyon nito para sa bayan ng Baras. Kaya kung papalarin ako maging alkalde, makakaasa kayo sa tulong at suporta ng pamahalang bayan. Salamat to. O paano, Mr. Orchada? Hindi na muna ako papasalamat. Sige. Ano man ang mangyari, babalik at babalik ako rito para magkausap. Sige, Kerner. Maraming po salamat. Sige. Wala naman, sige na. Bawag niya kalilimutan, hirani mo na. Kernel! Oh, Petri. Kernel. Kumusta? Oh, Sixto. Kumusta, pamilya? Mabuti naman po. Kernel! Oh, Bert. Kernel. Asahan ko tulong ninyo, ha? Opo. Asahan nyo. Sige. Sige. Manta kayo. Nandiyan sila. Pero hindi yung nasa passenger jeep. Nasa owner si Jeronimo. Ah, ganun ba? Okay lang. Norte, parang pa sa atin, oh. Sige.
balik mo na. Tignan mo nga! Muntik ka na nga palang madisgrasya. Pinagsabihan na kita, Mike. Para ka na rin nag-suicide pag pumasok ka sa politika. Anong kinagagalit mo? Wala naman nangyari sa amin, ah. At hihintayin pa ba natin na may mangyari sa'yo? Sa kanila may nangyari. Sa amin, wala. Lumabas sila ng sabayan. Ayun. Nalagasan sila ng tao. Mike, nang nasa militar ka pa, naligtasan mo mga bala ng rebelde. Pero ibang laban ngayon. Baka hindi ka pa mayor, pinaglalamayan ka na. Hanggang naririyan ka, at ang mga taong nagmamahal sa akin, ligtas ako. Ruth, nasa tama ako. Hindi ako pababayaan nung nasa itaas. Well, tatlong beses na akong nanalo dito. Hindi ko kinailangan na madugong paraan para mahalal. Kahit buhay pa si Jeronimo, tatalunin ko pa rin siya. At ayoko namang manalong walang kalaban. I'll give you the benefit of the doubt, Mayor. Pero bilang provincial commander, isa sa tungkulin ko ang panatilihing malinis at tahimik ang halalan sa buong Rizal. Umasa kayo, Colonel. Ayoko rin ang marumi at madugong eleksyon. Alam kong ang kapakanan at katahimikan ng baras ang nasa isip nyo. Sa puntong yan, pareho tayo ng sentimiento. Good. Paano, Mayor? Tuloy na kami. Okay. Colonel? Sige. Teniente? Dahil sa kapalpakan nyo, mananalong mayor si Jeronimo. Hindi nga tayo ang suspect, pero yung kalaban niya sa politika, yun ang matitiin. Ang problema, mga tirador natin. Puro na lang sabi. Matagal na ang atraso sa atin ni Jeronimo. Sa susunod, tapusin nyo na siya. Liwanag? Dahil kapag mayor na yan, nahihirapan tayo makadikit sa kanya. Hey! Chong, dalawang round na lang yan. Tapos kayo na susunod. Oh!
yan ang tinatawag na labatiba ni Saddam. Winner, Red Sash! Nasa pagpugay! Pugay! Ha! Taas na! Good fight, pare. Okay. Iisipin ng tao na tayong nagpatira sa kanya. Ilang boto na naman ang mawawala sa akin. Ang duda ko, gawa-gawa lang yan dalawang ambush na yon para mapunta sa kanya ang simpatiya ng mga taga-Baras. Kay gimmick man o hindi, kailangan kontrahin natin ang masamang publicity niyan. Hindi na siguro kailangan. Sino ba naman ang tatalo sa'yo rito? Kung sakaling tumagilid tayo, alam na ng mga bata natin kung anong gagawin. May kasabihan ang aking lolo tungkol sa halalan. Ang kandidato raw na unang bumoto ay siyang sinusunda ng mga botante. Kaya bukas, ako ang unang-unang boboto. Pagkatapos, doon ako magpapalipas ng oras sa aming rest house. Basta, nangangamba pa rin ako. Dalawang beses ang pinagtangkaan ng buhay mo ah. Baka sa susunod, hindi ka na makaligtas. Siyam daw ang buhay ko, Ruth. May natitira pang... pito. Pwede ba, Mike? Huwag ka nga magbibiro ng ganyan. O sige. Basta bukas, selebrasyon tayo. Hindi ba ka anong? Aba, oo. Dahil hindi na nila mapipigilan ito. Ito, permission, sir. Tumahala ko sa kayo? Ito ho, mga mbo. Sino ba yung mga nakabarong na yan? Mga bataan ni Jeronimo. Mukhang may mga kargada. Ba't di nyo sitahin? Anong kargada, Mayor? Hepe, ang mga bitbit nilang clutch bag. Natitiyak kong barel ang mga laman niyan. Pero hindi tayo sigurado. Isa pa ba yaw? Baka military yung mga yan. Mga dating taon ni Jeronimo. Kaya natatakot kayo. Baka nga naman pumalaga, no? Hayaan na natin yung mga yan. Wala namang ginagawang kalokohan, eh. Kung sa bagay, hindi naman natin dito tatapusin ang eleksyon, ano, ha? Tara. Si Militon nga pala, saan siya nagtatago? Nagsigang ako ng kanduli at nag-ihaw ako ng dalag. Kumain ka muna bago ka pumunta sa munisipyo. Hindi pa naman ako pumunta sa munisipyo. And I miss your cooking. Talaga? Mike, sana sumama ka muna sa amin sa Amerika. Total, hindi ka pa naman makakapanumpa kung sakali man manalo ka. Mahirap umalis, Ruth. Lalo na pag nanalo ko. Sabi ni Kaano, sasampahan daw ako ng sari-saring kaso ni Mayor Perez kapag tinalo ko siya. Kaya nga, bakit ipipilit mo ang katawan mo? Ibang klase mga tao ang kalaban mo, Mike. Magiging magulo dito sa mga darating na araw. Ayoko madamay kayo. Pero paano ka? Sanay akong nag-iisa. Kaya ko, Ruth. Lalo na pag alam kong malayo kayo sa panganib. Alam mo kung ano talaga nararamdaman ko ngayon? Gusto kong manalo ka. Pero masaya rin siguro ako kung matatalo ka. Dahil masusolo ka na namin ng mga anak mo. Alcantara, 7, Rubio, 75,
Season 2, Abaya, 81, Jeronimo, 292, Perez, 97. Tagilid si Bayawa. Arcega, 12. Plan B na tayo. Arroyo, 20. Balagtas, 68. Bautista, 71. Castro, 16. Cruz, 61. Dugan, 77. Walang kikilos ng masama. Sige, tuloy ang bilangan. Paano nga tayong papatuloy? Brown out ah. Kung may plano kayo, huwag nyo lang ituloy. Nakahanda kami. Sige. Cruz, tuloy ang bilangan. 8-1. Dugan, 77. Esteban, 2-9. Akalain mo, hanggang sa huli, gusto pa tayong dayain. Hindi lang sila nakalusot. Si Perez talaga, oh. Ano mang balita sa campusing? Ilang presinto na lang. Sigurado ka na. Aba. Kuya! Oh. Okay? Rivera ng Teresa. Mayor Santiago ng Murong. Mayor Flores ng Tanay. Lahat ng mga tinawag kong mayor ay sabay-sabay na manunumpa ngayon. Mangyari lamang na itaas ang inyong kanang kamay. Ako si... Sabihin ang pangalan. Ako si... Ding Aragon. Ay sumusumpa. At nangangakong magsisilbi. Ng buong katapatan. At higit sa lahat. Mapaunlad ko. Ang bayan. Aming nasasakupan. At nubayan nawa ako. Ng dakilang may kapal. Sige, Nardo. Kunin mo yung kotse.
Tapos na ba ang panunumpa ninyo? Nahuli yata ako. Ang panunumpa nila. Sila lang. Hindi ako sinali. Binastos ako na magaling nating gobernador. Pwede ka naman umupo kahit hindi ka nanumpa sa kanya. Hindi naman siya naglagay sa'yo. Binoto ka ng taong bayan. Tama kayo, Kaanong. Hindi na gobernador ang magdidesisyon kung uupo ako o hindi. Siya nagumpisa. Hindi na kita masisisi kung anong maisip mo ngayon. Oras na siguro para pagsisipay natin ang mga tuta ni Pera sa munisipyo. Yun naman ang gusto nila eh. Bastusan. Tugod dyan na lang kayo. Ako ang dineklara ng COMELEC na nagwagi sa nakaraang eleksyon. Si Perez pa rin ang kinikilala namin, Mayor. Pero ako ang kinikilala ng mga taong bayan. Kaya tsayo mo sa gusto. Manunungkulan ako. Hindi kayo maaari pumasok. Pepe, wala kaming dalang armas. Kaya mabuti pa. Paraan ninyo kami. Bago ko ipapangus sa inyo ang mga baril ninyo. Ano ito, Insan? Wala sa ating susi ni San Pedro. Hindi bali. Dala natin ang tadyak ni San Pedro. Sabi niya. Parang dinaanan ng bagyo. Tension! O si Bisi at ang apat niyang asungot. Wala pa ho, Mayor. Tatarata agad eh. O, tara. Tiyan na kayo. Tuntay muna sa tabi. Wala? Busog pa rin ako. Oo, ako rin. Sarap na, no? Dito muna tayo. Sarap patulog, no? Alam mo. O, ngayon naman siguro pwede na natin umpisahan ang flag ceremony. Dumating na ang ating mga panauhin. Paalis na ako. Inihiyam pa ako. Bisi. Sisimulan natin ang ating flag ceremony. Baka naman gusto niyong pumila. Pila raw, pare. Ano, mauna ka. Mauli ako. According to Edge. Bakit naman kami pipila? Mauna ka! Hindi naman ikaw ang kinikilala namin, Mayor, dito. Pila. Talaga bang hindi kayo pipila? Ha? Pila na lang. Pila na lang. Pila na. Bayang mag-iliw. Hindi pa rin umpisa. Niloko ba ako? Mayor naman, hindi. Hindi naman, Mayor. Simulan natin! Bayang mag-iliw, peras ng silanganan, alat ng puso, sa dibdib'y buhay, lupang hinirang, duya ka ng mag-itin, sa manlulupi, ikaw pasisisir! Ngayong nakuha mo na ang opisina ng alkalde, wala nang problema. Mas lalong lalala ka, Anong, dahil hindi titigil ang mga yon hanggat hindi nila nababawi ang posisyon ni Mike. Magsasawa rin ang mga yon. Wala naman sila mapapala. Basta ang importante ay makabalik kayo sa state sa mga bata. Mas mahirap ngayon kung malayo ka. Dahil hindi namin alam kung ano nangyayari sa'yo dito.
Kung ako ang tatanungin ninyo, mabuti ngang bumalik na kayo sa Amerika. Gusto niyo ng kape? Sige, magkape tayo. Sandali. Daba! Kumusta ang sesyon? Matatapos na ba? Hindi pa nga nag-uumpisa eh. Wala pa sumisipot sa mga konsehal ni Perez. Kailangan sampulan ng mga yan. Sinabi nang ang sigarilyo ay masama sa baga. Konsehal Pisot! Huwag ka na magpalaki ng diyan! Hindi ba alam na may sesyon ngayon? Ikaw lang hinihintay? Mayor, ng gabi, Mayor. Eh, talaga ako isusunod na. Aalis ako talaga. Tutuloy ka ng sesyon na nakakalusunsilyo? Ha? Ano ka? Magtataho? Mayor. Pisot? Bibigyan kita ng 3 minuto para makapagbihis. Kung hindi, magmumukhang tigre yung katawan mo sa latay. 3 minuto? Sandali lamang, Mayor. Sandali lamang! Mayor, punta na tayo sa sesyon. Pisot. Ha? Mayor? I-display mag mo sa konseho. Inak mo po! Inak mo! Diyos ko lang! Diyos ko talaga ba? Hindi ka magpapatalo? Inak mo! Nandiyan na po! Naku! Diyos ko! Yung patalo ko! Inak mo! Ang sinasabi ko lang, dapat ay sumunod tayo sa agenda. Nahuli ka nang dating, kaya wala kang karapatang unahan ang resolusyon ko. Mas mayata ang pilantik ng dila mo kasama ko si Hal. Hindi kami nagpapabaya. Hindi namin ito nalilimutan. Kaya nga, pinabanggit namin ito sa sesyong ito. Palagay ko, tama nga si Konsehal Pisot. Unahin natin ang problema ng health center sa San Isidro. Aba, hindi maaari yun. Teka nga muna, bakit mas marunong ka pa sa presiding officer? Nagkampihan na naman kayo eh! Teka! Ano order, nagkampihan? Order. Sandali lang! Order! Order! Mas mabuti pa nga siguro kung pagbutuhan natin yung resolusyon tungkol sa Barangay Road sa San Miguel. Ah, sige. Lahat ng sangayon sa resolusyon, taas ang kamay. Mataas, taas. Sige. Aprobado na ito eh. Dapat aprobado ito kanina pa eh. Piton, nagsumbong sa akin yung asawa ni Konsehal Pisot. Tila naman yata hindi makatwiran yung ginawa mo. Mas lalong hindi makatwiran ang ginagawa nila sa akin.
Dapat eh, daanin mo muna sa diplomasya kung ano man ang mga problema. Hindi na yung pwede ka, ano. Siguro nung alkalde pa kayo, pwede pa. Iba na ang tubo ng mga konsel natin. Puro paurong! Pero, huwag mong daanin sa paraang marahas. Hindi ko ito gusto ka, Anong. Sila nagpupumili. Aba, kung nagpapalakihan lang sila, sa halip na maglingkod, ngayon pa lang, kakapunin ko na sila. Ayaw mo talagang pumayag ng manager. Bawal ho dito ang sign sheet. Ano? Tagal-tagal mo nun sa loob, yan lang sasabihin mo sa akin. Bakit? Di ba niya ako kilala? Pare, tama na. Bayaran na lang natin. Hinihiya ako, pare. Tawagin mo, manager. Ayaw mo talaga pumayag! Hindi mo ba ako naintindihan? Sabi ko sa'yo, tawagin mo, manager mo. Pare, tama na. Halika, samama ako sa kanya. Halika! Tama na yan, pare. Pare! Ikaw! Hindi kami lalaban, pare. Hindi tayo magkatalo. Ang kuko kayo! Hindi naman tayo magkatalo. Halika! Samama mo ako sa kanya para malaman niya kung sino ako. Jojo! Ano bang katarantaduhan yan? Ninong, huwag ka makialam. Binabastos ako ng mga tao rito. Bitawan mo yung balisong mo. Sinabi ko naman sa inyo, Ninong eh. Umayos na kayo rito! Ah, huwag mo akong tatakutin, Ninong. Papatayin ko to. Laputin mo! Laputin mo! Hindi na po, Ninong! Hindi na po, Ninong! Aray ko po, Ninong! Uso ko yung pwede! Ano po, Ninong? Hindi na po, Ninong! Aray ko po, Ninong! Tama na po! Aray ko, Ninong! Hindi na po ulit! Ilang ako po, Ninong! Tama na po, Ninong! Aray ko po! Ang sakit po, Ninong! Nanak ko, Mary Ann! Ito nga po, Ninong! Ayaw ko na po, Ninong! Para malakawa, Ninong! Aray ko, Ninong! Tama na po, Ninong! Hindi ko na po ulit! Aray ko! Kita ng leksyon! Tarantala! Hindi ka napatino ng tatay mo, ako magpapatino sa'yo! Hindi na po, Ninong! Ay ko po, Ninong! Walang hiya ka. Hindi kita pinalaki. Para sirain mo lang ang pangalan natin dito sa balas. Pati si Mayor. Hindi mo lang kilala. Sorry po, itay. Hindi ko nang puulitin. Tama na, pare. Nakainom lang kaya medyo pinamahayan ng uwang ang utak. Sige, uwi mo na. Ayoko. Bayano siyang makulong. Uwi mo na, pare. Nalati ko na yan eh. Sige na. O, Jojo. Tandaan mo ito, ha? Isa pang pagkakamali. Dila mo lang walang latay. Opo, Ninong. Sige na. Pwede naman ito, ah. Nung araw, nung panahon ni Perez. Pero hindi na ngayon. Bueno, pagbibigyan ko kayo ngayon, hindi ko kayo hulihin. Pero pag inulit nyo pa yan, kayo ang adubuhin ko. Mayor, makunat na ako, eh. Si Mayor! Huwag niyo ikatuwiran sa akin na nakapulot na naman kayo ng lupin na hindi niyo alam na may kalabaw sa dulo. Lati ko lang yan! Ang lahat na sumasangayon, pakitaas lang ang kanilang kanang kamay. Mm-hmm.
Konsehal Pisot. Kanang kamay. Paano ka ba ibinoto ng tao na hindi mo alam kung alin ang kanan? Salamat. Ayon sa botohan, ang resolusyon bilang 1-4, Serie 82, ay buong pagkakaisang pinagtitibay. Aywan ko ba kung ano itong napasukan ko kaano? Parang mga kabayong ilan sa mga konsehal natin. Kung hindi mo lalatiguhin, hindi gagalaw. Nung ako nakaupo, ganyan din. Kailangan, habaan mo ang pasensya mo. Nilansin niyo yata ako. Hindi niyo binanggit sa akin ang ganitong sitwasyon nung kinukumbinsin niyo ako. Gusto nyo ma-iskandalo siya, ganun ba? Oo. Sa pamamagitan mo, siguradong matutokso siya. Tignan natin kung mapagtatagpi-tagpipa niya. Mawawasak niya reputasyon. Ganun na lang katindi ang galit nyo sa taong yon. Bakit ba? Hindi mo na kailangan malaman. Basta gawin mo lang lahat ng sinasabi ko sa'yo. Sigurado ka bang maaakit siya sa'kin? Bara ko raw ang taong yon. Siguradong kakagat siya sa pahin mo. Kuya, may bisita ka. Hmm? Magandang gabi po, Mayor. Mabuti na lang nag-overtime kayo. Munti ko na pala kayo hindi maabutan. Aliga, iha. Tuloy ka. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo, Mayor. Ano yan? Kasi marami na akong nababalitaan tungkol dito sa Baras. Mula nung kayo raw ang maging mayor dito, naging tahimik na tumbayan nyo. Kaya, naisipan ko, dito na lang mag-alaswerte. Mayor, baka gusto nyo munang umakyat. Mamaya pa naman siguro darating ang inutusan nyo sa bayan. Alam mo, Mayor, kaya ako nagpunta rito ay upang mapalapit sa'yo. Gusto ko kasing mapatunayan kung totoo ang sinasabi nilang ikaw raw ang barakong alkalde ng Baras. Sundo mo ako. Masyadong tayo mainit sa Maynila. Malamig po tayo rito. Doon tayo. Kumusta biyahe mo? Ang layo pala nito. Maupo ka. Bakit dito sa Baras pa? Safe tayo dito. Tsaka dito, walang hahanap sa atin. Tsaka dito, masusubaybay natin ang gusto si Jeronimo. Sinong Jeronimo? Na naalala mo mga siguro mga isang taon na nakakaraan. Di ba may malaki tayong palusot sa Cavite? Tapos natiklo tayo ng mga Air Force. Yung Colonel na humuli sa atin doon, yun si Jeronimo. Siya ngayon ang mayor dito sa Baras. Mayor siya dito? Eh bakit dito tayo magtatago?
Dahil dito ko tatapusin si Jeronimo sa sarili niyang teritoryo. Ito ha. Thank you. Okay lang ha. Ate, cheat nga sa table one. Ginagawa ko pa. Kunin mo muna yung order nila. Anong order nila? Order? Pakitawag mo yung nasa counter. Eh, hindi mo pwede. Yun hong kahera namin eh. Kahit naman siya kahera eh. Pinatatawag siya, sabihin mo. Siya lang may-ari. Sabihin mo sa kanya, siya pala may-ari. Pinatatawag ko siya, ha? Eh, kung gusto nyo, kayo na lang ang tumawag. Ako tatawag, ha? Okay, ha? Hoy, ikaw! Pinatatawag kita! Sino bang pinagmamalaki mo? Bastos! Iwan mo ako, sabihin mo! Kung sabi ko sa'yo, gusto kitang makausap! Saan ka pupunta, Kojak Bungal? Tayo! Gusto na nga ipagbili ni Itay yung restaurant eh. Palagi na lang daw may gulo. Katulad kagabi. Kasama naman talaga sa negosyo yun eh. Tsaka nandun naman ako lagi para bigyan ka ng proteksyon. Eh, mapilit kasi ang Itay. Ang gusto niya, sumunod na lang daw ako sa ate sa California. Para maiwasan na kita. Wala naman daw ako mapapala sa isang pulis probinsya. Mabibiyuda lang daw ako agad. Eh, kahit hindi naman ako pulis, kung talagang oras ko na, mawawala ako sa'yo. Ikaw kung ano-ano sinasabi mo, hindi ako nakikipagbiruan, ha? Isa pa, kailangan magpakasal na tayo. Ano ba sabi ng doktora? Positive nga raw. Oh, yun naman pala eh. Ano ba pinoproblema mo? Eh, di ang trabaho mo. Alam ko naman, di mo maiiwan yan hanggang mayor ang kuya mo. Huwag ka mag-alala. Ngayon pang magkakababy na tayo, siyempre lalo akong mag-iingat. Boss. Oo. Oh. Tara, dito tayo, pare. Liga. Oh, ano ba, tol? Tatagal ba bakasyon natin dito? Baka nga mapabilis eh. Tratado kasi mga bata mo eh. Bumaba ng bayan. Tapos nakainkwentro pa si Mayor. Pinagsabihan ko na nga eh. Walang alis dito. Ba't ba? Para nang mamadali ka. Takot ka ba kay Mayor? Ba hindi. Kumpirmado impormasyon ng MBI, kuya. Grupo nga ni Romero nandito. Paano, Colonel? Lulusob na ba tayo? Anytime, Mayor. Coordinated ng lahat ang movements ng mga bata. Okay. Let's hit them hard. I'll take the left flank. Let's go. Ayos yung pare! Magaling! Ay.
Nagpapalapad ng papel yan si Jeronimo, ha? Epe? Akalain mong hindi ka man lang tinimbre yan na may lulusubin siyang kaaway? Gusto niya siguro sulohin ang kredito. Hindi naman ako nakikipagpaligsahan sa kanya. Wala lang talagang tiwala sa iyo, Epe. Natatakot kasi mabulilya sa omisyon kapag nalaman mo. Pagtiisan niyo na muna si Jeronimo. Ilang sandali na lang ang itatagal niya sa munisipyo. Kung ako kay Jeronimo, mabuti pa maglaho na ako sa mundo kapag ka na-echapuera ako sa pwesto. Malamang ganun nga ang gawin nun. Kapag nalaman niyang tanggal na siya, bukas, hindi na siya sisikatan ng araw sa munisipyo. Itaga niyo ito sa bato. Aalis siya sa baras na nakapasok sa ang kanyang latigo. Gandang tanghali, Mayor! Mayor! Ito, Jim. Ay, magandang tanghali po. Oh, kanina pa kayo? Thank you.
Alam mo, Miguel, mula nang natalo ako ni Jeronimo, dito na lang ako sa face pan naglalagay. Iniwasan ko na ang bayan. Naisumpa ako na hindi ako babalik hanggat hindi ko siya naipatatanggal sa pwesto. Isa lang ang dapat maghari sa Baras. Nagkaroon na siya ng pagkakataon. Baka mawili pa loko eh, hindi na bumitiw sa kanyang pwesto. Talagang oras na para bumaba siya. Kuya, masamang balita sa Comelec. Nanalo rin protesta ni Mayor Perez. Wala namang nangyari sa mga project na ito. Nang dahil sa mga gunggung sa Comelec, kailangan ibasura na lang ito. Ganun pala. Pag nag-iisip ka na mabuti para sa bayan mo, tatanggalin ka sa pwesto. Pwede nating ilaban ang kaso sa mas mataas na korte ito. Pero habang umapila tayo, hindi nila ako pauupuin sa munisipyo. Ganun lang nga ang mangyayari. Hindi mangyayari yun, Homeng. Kung kinakailangan gawin natin Port Santiago munisipyo, gagawin natin. Kahit magpadala sila ng tangke kanyon, sundalo, hindi tayo alis. Hindi natin kailangan ng gera dito, Pepe. Pero baka yun ang kailangan para matauhan ang mga kalaban natin. Laban na kung laban. Alam ko iniisip nyo kaanong. Yan ay kung kakampi sa akin ang mga taga-Baras. Iton, titiyakin ko sa iyo, nasa panig mo mga taga rito, katunayan, 2 taon ka nang nakaupong mayor. Pero kung magkakaroon ng karahasan, aba, hindi ko masisiguro sa'yo kung nasa likod mo pa mga tao. Sandali lang! Talaga bang ipaglalaban niyo ako? Salamat sa inyo. Lalaban tayo! Mayor! Nasa likuran mo kami! Maglalaban natin ang kapusan natin, Mayor! Maglalaban natin, Mayor! Lulusubin daw ni Mayor Perez ang munisipyo. May order daw ang Comelec. Sinulit ang alkalde. Ang lahat ng empleyado ng munisipyo ay hindi muna papasok. Bali, bakasyon muna ninyo hanggat hindi naayos ang gulong ito. Magsitigil muna kayo sa inyong mga bahay. Sasamahan ka namin, Mayor, kahit na anong mangyari. Anong plano ninyo, Mayor? Dito muna ako. Kung kailangan magbarikada, magbabarikada kami. Mahirap na. Delikado ang sitwasyon. Hindi ko masasagot ang kaligtasan ninyo. Sakaling totohanin ang aking mga kalaban ang banta nilang sumalakay dito. Pero ito ang sisiguruhin ko sa inyo. Hindi ako titinag dito hanggat kaya ko, hanggat nasa likod ko kayo. Ito na lang ang huli natin depensa kung sakaling lumusob ang kalaban natin. Ako narito. Kami dalawa ni Kuya. Doon na ako sa ground floor. Sasama na kami, Tio Pepe. Bahala na siguro ang barikada ng taong bayan. Magkatagalan kaya to, Chi Jimmy? Hindi natin masasabi. Pero kilala ko si Kuya. Wala ang salitang pagsuko sa Bukobala rin nun. O paano? Sa ibaba na ako po posisyon. Sige, Kuya Pepe. Mag-ingat kayo. Oo. Roylan, Nard, sa baba. Magandang gabi ho, Mayor. Pepe. Oh, Vic. Ano nangyari? Nasa munisipyo sila Jeronimo, armado. Nagbarikada ang mga tao sa labas, kaya hindi namin mapasok ang munisipyo. Ganun ba talaga siya kalakas sa tao? Talunan na, dinadamayan pa. Wala na siyang magagawa, Bayaw. Sa ayaw at sa gusto niya,
bababa siya ng munisipyo. Kapitan! O, kapitisik lang! Kapitisik! Paraanin niyo kami! Takausapin lang namin si Jeronimo! Patabihin mo ang mga taong yan. Papasok tayo. Men! Huwag kayo magpilit! Magkakabanatan tayo! Hindi nyo na kami mapipigilan pa. Wala na kayong karapatang magtagal pa rito sa munisipyo! Yuko! Yuko! Binibigyan namin kayo ng pagkakataong umalis na maayos. Kung hindi, magkakasubukan tayo. Jimmy! Perez, kung inakala niyong madali niyong mababawi ang munisipyo, nagkakamali kayo. Siguro naman, nakakaintindi ka ng batas. Narito ang desisyon na nagtatanggal sa'yo bilang alkalde ng Baras. Hindi ang Supreme Court o ang COMELEC ang naghalal sa akin, kundi ang mga taong bayan. Tama. Ang mga taga-Baras lamang ang maring magpaalis sa akin sa puesto. Batas pa rin ang kailangang maghari dito, Jeronimo. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, maaalis ka sa pwesto. Tanggapin mo itong desisyon na ito. Ang mabuti pa, Perez, bago magkamatayan dito, umuwi na kayo. At ang desisyon na yan, iuwi mo na. Para pag nagpururut ka, gawin mong pamunas ng puwet. Dala. He is defying a legal order, Colonel. Nang makiusap kami na umalis na siya ng munisipyo, tinakot niya pa kami. Gyera lang daw ang magpapaalis sa kanya ron. Colonel, malinaw ang desisyon ng COMELEC at ng Korte. Hindi na siyang alkalde ng Baras. Armado sila. Umiiwas lang kami na maging madugo ang lahat. Pero kung magpapatuloy siya sa paglaban, lulusubi namin siya. Bumaba lamang. This is a military matter, Mr. Perez. Kami bahala rito. Saka isa pa, kilala ko si Mayor. He was my senior officer. I'll talk to him. Alam ko maiintindihan niya ang lahat. Para sa katahimikan ng Baras, gawin mo yan. Tena Miguel. Kamit kakausapin namin si Mayor. Hindi namin kayo papapasukin. Sorry, Colonel. Kung gusto niyo siyang makausap, doon sa tagiliran, sa balkon. Ama! Order your men to follow us. Tara! Ligyan mo ang asama! O mga kasama, paraanin natin sila. Kakausapin lang namin si Mayor. Kakausapin lang nila si Mayor. Sige, o tumabi lang tayo. Paraanin po natin sila. Paraanin po natin sila. Sige na po. Tabi lang Sarge, po tayo. Sarge, yung megaphone. Mayor Jeronimo, si Colonel Medalla to. Lumabas po kayo dyan para magkausap tayo. Bakit, Colonel? Nakapagsumbong na ba sa iyo mga iyaking kong kalaban? Hindi sila ang dahilan kung bakit ako nandito. I'm expecting orders from Manila to get you out of that building. You're just expecting orders, Colonel. Wala pa naman sa iyo. Kaya wala ka pang karapatan na paalisin ako dito. Tama! 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 Gusto ko lang maging malinaw, Mayor.
But I'm giving you the option to step down peacefully. Dahil wala naman mangyayari kung lalabanan niyo ang gobyerno. Hindi ang gobyerno ang nilalabanan ko, kundi ang maruming politika dito sa Baras. Tama yun! Tama si Mayor! We're still brother officers, Mayor. Sana naman, huwag tayo magkasagupa. Magsasagupa tayo kung pipilitin niyo akong palisin dito. Tama! Kung ganyan ang pag-iisip mo, bahala ka na sa buhay mo. But I'm giving you up to midnight tomorrow to vacate that office. Or else, we will be compelled to remove you by force. Let's go, men. Ano, mga kababayan? Bababa na ba ako rito? Grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at pagpapatay namin. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Hati sa Ama at sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Kapag na Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. Hindi ko maintindihan itong mga kababayan natin. Malinaw naman ako ang nanalo, pero si Jeronimo pa rin ang sinusuportahan nila. Froilan, nasaan ang Chujimi mo? Nasa taas. Relievo nga kami. Dito daw muna ako sa baba. O, sige. Jimmy? Ba't nandito ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo delikado rito? Ano mang oras, maaaring magkaputukan. Hindi ako mapalagay sa bahay eh. Naisip ko, bakit hindi na lang natin iwanan tong munisipyo para patapos na ang gulo? Hindi pwede. Palaban na si Kuya. Palaban na rin ang mga taong nagmamahal sa kanya. At saka prinsipyo pinaglalaban dito. Prinsipyo rin na magpapahamak sa atin. Hindi tayo mapapahamak. Dahil nasa tama tayo. Pero kalaban na natin ang lahat. Si Governor, ang Comelec, pati na Malacanang. Kakampi pa rin natin ang mga taga-Baras. Yun ang importante. Ay, bigyan mo yung mga pagkain. Yung mga biskuit, pamundmundyo. Oh, yung mga biskuit, pamigyan nyo na. Kaya Ronnie mo tayo, ha? Saan kayo dyan? Louis, this is it. Ayoko sanang gamitan ng kamay na bakal si Colonel Jeronimo. Pero
Wala akong magagawa. Galing na kay Chief PC ang order. Sir, we have given him enough time to surrender. Pero matigas ang ulo niya. His ultimatum is up. You know, I'm doing this because I am a soldier. I am obeying lawful orders. But remember, we have to be human too. If we fire indiscriminately, maraming mamamatay. Sir, wala na ho kaming magagawa kapag na-aprobo kami. Kasalanan na ho ni Mayor yan. Just give us the go signal, sir. And I myself will lead the attack of the municipal hall. That's right, Lieutenant. We have two options. We'll try Plan A first. Pag hindi pa rin sa sumuko, we'll execute Plan B whoever gets hurt. Brief your men about our mission. Yes, sir. Okay. O ano, Colonel? Kailan niyo lulusubin ang munisipyo? My men are ready. Pero kung akong masusunod, pababayaan ko pang manungkulan si Ronimo sa baras. Hindi nga pwede, Colonel eh. Nagdesisyon na ang korte at ang Malacanang. Hindi na ito pwedeng baguhin. Alam ko, Attorney. Pero hindi niyo maikakaila na siya pa rin ang sinusuportahan ng taong bayan. Oh, magkape ka muna. Salamat. Sana matapos na ang kaguluhang ito. Oo nga. Nakakaawa na si Kuya. Pati na mga taong bayan. 2 taon. Pero marami na akong nalaman at napatunayan kaano. Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan ko? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iiba ko ng partido, nasaan ang katarungan doon? Hindi pa ba sapat ng katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kaano, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako. Pero kailangan harapin ko. Paano yan, sir? Louis, you take charge from here. Bakit ho, sir? I will not be effective in this operation. Alam mo na kung bakit. Yes, sir. Okay, men! Get ready! Move! Sama. Punta at tindahan sa inek. Huwag tayo maging maraas. Kakausapin muna natin sila. Tumahimik muna kayo. Hindi na kailangan yan! Ah!
Jimmy! Bakit, Kusyal? Ang mga bumbero! Binubomba ang barkada natin! Dali mo! Roland, Pesto! Binulusog tayo ng mga sundalo! Doon kayo!
Lahat ang mga kamay! Akin yan! Sige, Tras! Tras! Loot! Loot, sabi! Fralan, may tama! Pakiusap lang, Tiniente. Kailangan magamot itong pamangkin ko. Mañares, Corpus, dalhin siya sa ospital. Sir Ambarel. Kuya, samahan ko na. Alam niyo, Mayor, kung kusa kayong sumuko, hindi na sana aabot sa ganito eh. Kung hindi tinamaan ang pamangkin ko, kung hindi ko nakita ang paghihirap ng mga taong bayan, hindi pa tapos ito. Paano, Mayor? Na ho, sir. Yeah.
Meliton Jeronimo was imprisoned in Muntinlupa after the siege, but was ordered released after 17 days. In 1986, he again ran for mayor of Baras and achieved a landslide victory. He is still the incumbent mayor up to now. Ikaw ba'y bayan ng katotohanan o alagad ng kasinungalingan? Sino ka nga ba? Ano ang pakay? Ika'y nababalot ng kahiwagaan. Sa bayang magulo, ika'y isinugo. Sa likod ng masasama ay tumatak ang ngalan mo. Tatak ng latigo ang sumindak sa iyong kalaban. Ang galit at tapang lumalatay. Tatak ng latigo ang sumupil sa kaaway. Di kanila madadaig kailanman. Kinatatakutan ng mga kaaway, ngunit mga masa ika'y hinahangaan. Marami ang naakit sa iyong katwiran. Tapat ka bang tunay o salawahan? Sa bayang magulo, ika'y isinugo. Sa likod ng masasama ay tumatak ang ngalan mo. Tatak ng latigo ang sumindak sa iyong kalaban. Ang galit at tapang lumalatay. Tatak ng latigo ang sumupil sa kaaway. Di kanila madalas.